Naitala na sa Pilipinas ang unang kaso ng COVID-19 variant mula sa India. Ayon sa Department of Health, isa sa mga nagpositibo sa B.1.617 variant na unang naitala sa India ay lalaking OFW mula sa Oman. Dumating siya sa bansa noong April 10. April 19 naman, umuwi sa Pilipinas ang isa pang positibo sa variant na sea-based OFW din mula naman sa United Arab Emirates. Pareho na silang magaling sa ngayon at nakatapos na sa quarantine. Sabi naman ng DOH, hindi dumaan sa India mga nagpositibo kaya dapat talagang paigtingin ang pagbabantay at pagtitest sa mga pasaherong dumadating sa bansa. May 17 iba pa na may travel history naman sa India at nagpositibo sa COVID-19. Ang inaalam ngayon ng DOH kung nahawa rin sa B.1.617 variant ang mga naturang OFW. Samantala, magandang senyales umano na agad na na-detect ng ating mga health system ang dalawang kauna-unahang Indian variant sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Anna Ong Lim ng DOH Technical Advisory Group, ibig sabihin nito ay gumagana ang protocol na itinalaga ng ating pamahalaan. Naka-quarantine ang dalawang OFWs nang madiskubreng mayroong COVID-19 at agad pong dumaan sa genome sequencing ang kanilang mga samples, kaya nalaman kaagad na B.1.617 o Indian variant ang nakahawa sa kanila. Hindi rin umano naging mahirap ang pagkilala sa kanilang close contacts. Dagdag pa ni Dr. Ong Lim, marami rin dapat na isaalang-alang kung palalawigin pa ang travel ban, hindi lamang sa India, kundi pati sa ilang mga bansang merong Indian variant o kung itutuloy nga na lamang ang mahigpit na pagpapatupad ng mga quarantine protocol. So you will see that every step of the way, marami tayong mga safeguards. Kailangan na talagang sumunod lahat para kung makalusot man dun sa isang safeguard, meron pa rin nakasalo o nakaabang na pwedeng mag-contain yung pagkalat mo sa akin. Kailangan talaga natin pag-isipan ng maayos kasi hindi lang isang bansa yung apektado dito, napakarami. And if we compare whether a ban will actually be more efficient in terms of containing this disease or just making sure that the quarantine measures that we're imposing now on all ROFs will be a better system. Yan po ang tinig ni Dr. Anna Ong Lim ng DOH Technical Advisory Group. Ang tambalang matunog sa FM, nasa Radyo 5 na. Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5, 92.3 News FM. Mondays to Fridays, 6 a.m. simulcast on 1PH.